pinakawaspa tayo. Yan, gumagana siya. Yan, okay siya, no? Ngayon, pag nag-selector tayo ng spin, lalambot to. Ito. Papakita ko sa inyo. Lalambot yan. Nakita nyo, lumambot. Pero pagka niwas ko yan, nakawas tayo, ngayon gumagana siya. Matigas to. Hindi natin magagalaw. Kasi lumilipat siya ng gear pagka naka-drain tayo. Hello mga katek! Welcome back mga ka-WJT. May gagawin tayong washing machine na automatic. Ang gagawin natin dito, i-convert na lang natin sa manual kasi may problema na itong control niya. Yan, ipapaliwanag natin mamaya kung paano natin papaganahin gamit ang manual. Ngayon dito sa mga wire na to, dahil mahirap na ito pagka hindi nyo pa kabisado, kaya naisipan ko rin mag-share ng mga ganitong klase para makatulong din naman tayo sa mga nagsisimula. Binaklas ko na itong mismong control niya para hindi rin tayo tumagal, para dito na tayo po-focus sa mismong wiring. Yung mismong front panel niya, naglagay tayo ng timer. Yan. Tinabit ko na rin para hindi rin tayo tumagal. Ito yung wash timer, selector, tapos ito yung kanyang drain timer. Ngayon sa pagkukumbert nito, dahil meron na nga tayong timer, ipapakita natin sa inyo kung paano natin kakabit. Okay? Para mas makatulong tayo sa mga nagsisimula, dahil mahirap na i-convert yung mga ganitong klase. Ang gagawin natin dito para mas madali natin maintindihan, hahanapin muna natin yung AC cord. Yun yung unang step natin para mas madali natin maintindihan. Okay, kung makikita natin yung AC cord na to, kailangan talaga natin hanapin yung cord niya. Dahil nandito yung connection niyan sa taas eh. Yan. Ngayon kung mapapansin nyo yan, ito yung galing connection. Ito, pakita mo dito. Yan, ito yun. Yan, kung mapapansin nyo, dito sa AC cord, yung puti, tsaka yung brown. Yan, ito yun. Puti, tsaka brown. Tapos titingnan natin dito, di ba? May puti, tsaka brown din dito. Pero, i-ano natin ha, para malaman natin kung totoo ba yung puti tsaka brown. Yan. Yan, puti tsaka brown, di ba? Pero dito may puti rin eh. Pero itong connection na to ay wala yan. Dahil yan yung gamit niya sa mga control lang yan. Doon kayo babase doon sa mga malalaking wire eh. Okay, check natin. Okay, kuha tayo ng tester. Tapos, rinse tayo ng buzzer. Yan, may buzzer siya. Yan. Hanapin natin. Dahil puti tsaka yung brown yung nandito doon, tingnan natin kung tama, no? Ito yung AC cord. Check natin kung saan siya. Okay, positive yung brown. Tumunog. Tapos, itong isang linya na to, dapat yung puti tutunog din. Yun, tumunog din. Oh, positive yung brown tsaka yung puti. Ngayon ang gagawin natin, dahil ito yung line, okay, natandaan natin. Tandaan natin ito. Okay, para ma... hindi tayo malito. Okay, ito yung ating AC cord. Lagyan natin ng line 1 tsaka line 2. Okay. Para hindi tayo malito. Kasi nasa ilalim yung mga connection nito eh. Yan, may line 1, may line 2 tayo. Yan, line 1, line 2. Ngayon ang gagawin natin dyan, hahanapin natin yung motor. Motor naman yung hahanapin natin para malaman natin kung paano tayo mag-connect. Okay? Sa ilalim. Ito yung kanyang motor. Ito. Ito yung motor niya. Kung makikita nyo yan, meron siyang wire. Yan, ito yung wire niya. Oh. Yan. Ito yung motor, ito yung wire. Kung makikita nyo, may dilaw, pula, tsaka blue.
Yan ang makikita niya. Okay, tapos kung makikita niyo dito yan, ito yan. Okay, ito, dito. Yan. Meron siyang pula, asul, tsaka dilaw. Yan yung papunta doon. Yan, ito yan. Okay, nakita ba? Yan. Tapos kung makikita niyo yan na may nakakabit siyang capacitor, yan, ito yun. Yung pula, asul, hahanapin natin sa taas. Tsaka yung dilaw. Yan, itong dilaw na ito. Oh. Yan, lumit siya. Biglang lumit siya dito. Yan, lumit siya. Papunta siya sa taas. Okay, hahanapin natin yan. Itong tatlong kulay na ito, ha? Okay? Then, nakuha na natin yung line. Diba dun sa ibaba, meron siyang asul, pula, tsaka dilaw. Ngayon, ito yun. Dapat makita muna natin, ha? Tapos, kuha tayo ng tester. Yan. Naka-range tayo ng time is 1. Tingnan natin to kung may mga connection. Yan, ito. Dapat ito may palo. Yan, nakita nyo may palo siya. Tapos dito, may palo rin. Ibig sabihin, ito yung connection yan. Okay? Susundan lang natin yung motor muna. Okay, para maintindihan nyo. Okay. Okay, para mas maintindihan nyo, gumawa tayo ng wiring diagram. Ano? Dahil hahanapin muna natin yung connection ng motor. Ito yung motor. Yung motor ng mismong washing machine. Tapos, meron siyang capacitor. Yan dito, pakita natin dito. Pinakita ko muna para mas maintindihan nyo. Okay, itong capacitor na to, yan yung nakakabit dun sa mismong motor niya. Bali, ito yun, no? Ito yung motor niya, tapos may nakakabit na capacitor. Ito yun. Yung nakakabit sa pula, tsaka sa asul. Ito yun. Okay, pinaliwanag lang natin para mas maintindihan. Tapos, balik tayo sa taas. Dahil doon din naman nakakonect yan eh. Okay? Itong pula na to ay capacitor. Yan, lagyan natin ng capacitor kasi yan yung nakakabit dun sa may capacitor sa baba. Yan, dalawa, di ba? Yung magkadikit, ito yun, oh. Yan, oh. Okay? Kabit natin yan dito. Yung dalawa. Yan, para hindi lang tayo maligaw. Kasi pangit naman ilagay dito yung wire. Okay? Nakita natin yung dalawang capacitor. Tapos ito yung line. Ito yung common. Kasi ito yung may contact eh. Okay? Lagyan natin ng common to. Para hindi tayo maligaw ha. Yan. Ito yung kanyang common. Okay? Lagyan natin common. Okay? May common na tayo. Capacitor. Line 1, line 2. Okay? Tapos hahanapin natin yung kanyang drain motor. Yan yung drain motor niya. No? Ito yung drain motor. Okay, balik tayo sa likod. Hanapin natin yung drain motor. Okay, ito yung kanyang drain motor. No? Okay, kung makikita niyo yan, may violet at yellow. Ito yung kanyang terminal. Ito yung para mag-drain siya. Yan. Yan yung hahatak dito. Pag nagka-supply to, hahatak to. Okay? Tapos, ito yun. Kung makikita nyo yan, may violet siya, tsaka yellow. Tapos, ito yung connection niya. Yan, no? Dito siya galing. Okay? Dito, tingnan natin dito. Yan, kung makikita nyo, iisa lang naman yung violet. Yan, no? Ito yung violet. Tapos, na nakakabit sa dilaw. Yan, dito siya nakakabit, oh. Okay, dun tayo sa taas. Hanapin natin dito, no? Yung violet, tsaka yellow. Ibig sabihin, yung yellow pala ay nasa common din, di ba? Tapos, tingnan natin kung may contact, oh. Yan. Yan, oh, may contact siya. Mas mataas yung kanyang resistance. Okay? Yan, oh, may contact siya. Ito yun. Bali, common pala niya ay yung dilaw, di ba?
Tapos yung violet, ito yung ating drain. Okay, ito yung drain motor natin. Drain motor. Tandaan natin para hindi tayo nalilito. Okay, drain motor. Ito yung violet. Tapos yung sa water motor, wala pa tayo. Hanapin natin yan doon sa baba. No? Tingnan natin kung makikita natin kasi parang nakatago yung water motor niya. No? Dali ka dito. Okay, ito yung pinaka water pump niya. Nasa loob nga lang, kaya lang hindi natin makita. Wala naman kasi dito yung connection ng water pump natin. Okay? Ibig sabihin na sa taas yun. Hanapin natin dito. Makikita natin yan. Dahil dun sa mga malalaking wire lang naman tayo may connection yan eh. Yung mga maliliit na wire na to, yan yung sa mga sensor yan. Tsaka dun sa mga paramagmatic. Okay? Dito tayo may contact. Ito yun. Dahil hindi natin makikita, babaklasin pa natin lahat eh. Ngayon para malaman natin kung paano, dito tayo. Tingnan natin kung may resistance to. Ang common lagi yung, yan, may nakalagay na common. Yan. Yung yellow. Pagka universal kasi, isa lang yung connection ng lahat. Kumbaga, sama-sama. Okay? Itong yellow, tsaka itong gray. Yan na may contact siya. Ibig sabihin, ito yung ating water pump. Okay? Ito yung kanyang water motor. Ayan, lagyan natin. Para hindi tayo maligaw, ha? May water motor na tayo. May drain. Capacitor. Capacitor, common. Tapos, capacitor. Yung dalawang capacitor. Isang common. Line 1, line 2. Okay na. Kuha na natin lahat. Ibig sabihin dito sa diagram na to, mayroon tatlong magkakasama sa motor. Si drain motor, tsaka si water motor, mayroon siyang magkakasama na isang linya. Doon sa common. Ito yung ating common. Ito yung kulay yellow na kulay. Yung drain motor natin, nakakunik yan sa common. Tapos yung water na motor, yung isang linya niyan ay nakakunik yan sa common din. Not connected to, tapos nakakunik yan. Okay? Ito yan yung kulay yellow. Okay, ito yan ha, para hindi kayo malilito ha. Sama-sama yan. Yan, tatlo na yan. Itong kulay yellow na to, ikukunik natin yan sa AC cord. Okay, dito sa cord natin, ito yung line 1, line 2. Yan, tapos ikakabit natin yan kahit na alin dito. Sa line 1 man o sa line 2, pwede tayo magkabit. Pero ito, ikabit natin sa line 1. Yan. Doon sa common nung motor. Yan na. Yan natin kakabit. Yan. Tapos, lagyan natin ng electrical tape. Dahil ito, sama-sama na siya. Para safety lang tayo. Tapos itong line 2, yan dito sa may motor na yan, yung may dalawang capacitor, ito yon. Dito, yan, yung dalawang capacitor na yan. Ito yon. Yan. Yan, nahanapin muna natin yung kung alin ang reverse nito, alin yung forward. Okay? Tapos, sasak ko lang. Tapos, check natin. Importante na malaman nyo to kasi dapat malaman natin kung saan yung reverse tsaka forward nito. Ngayon, i-check natin. Saksak ko lang to. Sa mga nanonood sa atin, ha, ingat kayo ha pagka nagkukunik kayo nito kasi naka-open line tayo. Baka makuryente kayo. Ngayon, nakasaksak na tayo. Ngayon, papaganahin natin yung mismong pulsator niya. Tatakbo yan ang pakanan o kaya pakaliwa. Ngayon, dito sa line 2, yan itong line 2 natin, dito sa capacitor tayo magtatap. Yan, dito tayo sa capacitor magtatap, ha? Yan, yung dalawang capacitor. Yun sa line 2 tayo. Titingnan natin kung alin yung reverse tsaka forward. Okay, pagka dito sa blue, ay pakanan.
yung sa pakita muli ito. Yan, blue. Yung sa red, ay kaliwa. Okay? Ang blue natin yung forward. Yan yung forward. Yung red naman natin ay reverse. Ang hahanapin natin dito yung forward. Yan, ito, tingnan mo. Forward siya. Yan, forward. Okay? Pakita mo dito sa blue. Yan yung forward natin. Okay, lalagyan lang natin ng tanda para hindi tayo malito. Ito yung blue, di ba? Ito yung forward niya. Tandaan natin para hindi tayo maligaw. Yung sa may capacitor siya, pero ito yung forward. Kahit na hindi na yung reverse. Dahil ito lang naman yung importante. Yan, may forward siya. Lagyan natin ng forward. Okay? Sana ikabit na natin yan, no? Ang gagawin na natin, ikakabit na natin siya sa mismong timer. Yan. Yung kanyang nakalagay na forward, yung dalawang capacitor. Kasi yung dalawang capacitor natin, ito red, tsaka yan, may nakasulat sa dalawang capacitor. Ito yon. Ito yon na nakakonect, di ba? Isatap naman natin yan sa timer. Yan, ito makikita nyo may timer siya na tatlong wire. Ito yon. Yan, ito yon. Yan, may isang nakahiwalay, may dalawang magkadikit. Yan, ito yon, yung dalawang magkadikit. Ikakabit natin yan, itong dalawa na to, dito, sa timer. Yan, parang ganito yan. Kung sa ating wiring, ito, i-connect natin yan, dito. Tapos itong isa na to, kahit magkabalik ka dyan, walang problema. Dito natin ikakabit yan. Ganyan yung gagawin natin. Okay, dyan muna tayo para mas maintindihan nyo. Okay, ito yun. Yung dalawang kapasitor. Kahit na magkabaliktad, wala namang problema. Pero dito na lang natin kabit yan sa pula para malinis tignan. Okay, miski magkabaliktad to. Pakita mo itong timer. Yan. Yan, dyan nakakabit yan. Okay? Tapos, yung kanyang isang linya, ito yung isang linya na to. Kukunik natin yan sa selector ng wash. Okay? Ngayon, kakabit natin yan dyan. Yan. Ngayon, paliwanag ko muna itong selector switch para mas maintindihan nyo. Spin, drain, tsaka off. Selector switch to. Yan yung selector switch. Okay? Tapos, ang gagawin natin, kung mapapansin nyo yan, may nakahiwalay na terminal. Ito yung wash na switch. Ito yung sa drain. Ngayon, pagka pinontak nga natin yan, para mas maintindihan, kahit rinse tayo ng buzzer. Yan. Yan. Para mas kita. Ito yung common. Tapos, ito yung sa wash. Yan. Pagka nakawash tayo, magbabaser yon. Pagka naka-spin tayo, itong nasa kabila. Okay? Tapos ito ang common niya, yung nakahiwalay. Okay? Itong nakahiwalay na yan, ha? Para mas maintindihan. Okay? Tapos, gagawin natin, ito, sa wash natin, ikakabit. Yan. Rinse tayo ng wash. Naka-wash tayo. Okay? Ang connection niyan, ito. Yan. Yan yung connection. Okay? Diyan natin hihinangin yan. Yung nakahiwalay sa timer, ay dito natin i-contact. Yan. Okay? Yung nakahiwalay, diyan nakakabit. Tapos dito sa mismong selector na to, yan, ito yun, yung common. Ito yun, o. Oh. Yung common. Yung common ng selector. Ito yun. Iko-connect natin yan dito sa line 2. Ito yung line 2. Line 2. Ito yung line 1. Okay, itong common, nakakonect yan sa common ng
selector switch natin. Ito yun. Okay, nasan yung line 2 natin? Ito yung sa, galing sa AC cord. Okay, ito yun. Ito yung brown. Okay, ito yun. Line 2. Hinang natin yan dyan. Okay, yung line 2 natin, dito natin ihinang. Line 2. Ngayon, pwede na natin i-try ito. Okay, na ikabit na natin, no? Dito pa lang, gagana na yan. Machi-check na natin kung okay na tayo dun sa wash. Sa wash muna tayo. Huwag muna natin alihin yung iba para mas maintindihan nyo. Yan. Tatry natin muna. Naka-wash lang tayo. Naka-wash tayo. Tapos, on natin. Yan, kung mapapansin nyo, gumana na siya. Yan. Pero pagka nag-spin tayo niyan, mamamatay yan. Dahil wala pa tayong contact dito sa spin timer. Okay? Pero pag nag-wash tayo, gagana na siya. Okay, dito lang muna tayo, no? Pagana na natin si wash. Ngayon, i-coconnect na natin si spin timer para makonnect natin dito sa mismong drain selector. Ngayon, ipapakita natin to. Okay, dito na tayo sa kanyang spin timer. Dalawang wire lang naman yan. Kahit na magkabalik sa dang kabit natin dito, walang problema. Ngayon, kung isang wire na to, ito, itakabit natin yan sa drain. Ito yung sa selector kasi. Okay, ito yung selector switch niya. Ito yung selector. Ngayon, dito natin kukonnect yan sa drain, sa selector switch. Terminal yan, ikukonnect natin yung isang linya nito. Okay, ito yung kanyang timer. Kahit na magkabalik ka dito, wala namang problema. Ikukonnect natin yan dito sa terminal ng drain selector. Yung isang linya. Ito yun. Ito yun, ha? Kahit alin dito. Okay? Dito natin kakabit yan. Hinang lang natin dito sa ilalim. Yung hinihinang natin na ito yung kanyang drain terminal. Yan na, para mas maintindihan nyo. Yan, nakihinang na natin. Ito yan, ha? Okay, itong linya na to, yung isang sa mismo dryer timer, ito yun. I-coconnect natin to dito. Yan. Baba tayo. Okay, dito natin kakabit yan. Sa may capacitor yon, yung forward. Yung takbo niya yung pakanan. Okay, dito yun. May nakasulat tayo dito na may forward, di ba? Yung sinulatan natin. Ito yan yung blue. Sa may capacitor, tapos na may nakalagay na forward. Dito natin kakabit yon. Okay. Tatap lang natin. Okay, nakabit na natin. Ngayon, ito, yung pinaka-drain motor natin, ay i-coconnect natin yan. Yan, hinaka, not connected. Tapos, i-coconnect natin yan. Dito, not connected ulit tayo. Dito siya nakakonnect sa drain selector. Yan. Ang drain selector natin, ito, yung nasa ilalim. Ito. Yan. Yan natin i-coconnect. Ang i-coconnect natin dyan, yung drain motor. Ito yung drain motor natin, yung violet. Yan ang drain motor. Dito natin i-coconnect sa drain selector switch. Okay, hinang natin yan. Okay. Yan, okay na. Ilabit natin yung drain motor niya sa drain. Dito yun. Okay? Ngayon, check natin muna. Ilagyan natin ito ng ano muna para hindi tayo mag-short, no? Okay, ilagyan muna natin ito. Ngayon, pagka check-checkin natin yan, subukan natin i-testin, ha? Okay, pagka nag-wash tayo, naka-wash pa tayo, yan, gumagano siya.
Yan, okay siya, no? Ngayon, pag nag selector tayo ng spin, lalambot to. Ito, ito. Papakita ko sa inyo. Lalambot yan. Nakita nyo, lumambot. Pero pagka niwash ko yan, nakawas tayo, ngayon gumagano siya. Matigas to. Hindi natin magagalaw. Kasi lumilipat siya ng gear pagka naka-drain tayo. Ngayon, papakita ko sa inyo na pagka nasa likod tayo nito, pili ka dito sa likod. Para mas maintindihan nyo. Kung makikita nyo itong gear na yan, lilipat yan pag drain ko. Yan, pipihitin ko yung drain. Yan o. Unti-unti siyang umuusod. Ibig sabihin yan, naka-drain tayo. Pagka lumipat siya ng gear, ito mangyayari dito. Yan. Pagka ino naman natin itong timer. Okay, bali, okay na tayo sa kanyang drain. Napagana na natin. Ang gagawin natin dyan, nag-break siya, no? Okay, gagawin natin, dito na tayo sa water. Ayan, dito tayo sa water. Ayan. Okay, yung ginawa natin, natapos tayo sa was, natapos din tayo sa spin. Ang ginawa natin na ikabit yung pinaka water motor niya, di ba? Para magkaroon ng tubig. Ngayon sa pagkakabit nito, nagkabit tayo ng switch dito para magkaroon siya ng on-off. Ngayon mag-drawing muna tayo. Yan, drawing tayo ng switch. Tapos may dalawa yung terminal. Okay? Dalawa lang naman 'yon. On-off lang naman. Okay? Tapos para may connect natin 'yan, yung isang terminal na walang linya, ito 'yon. Iko-connect natin yan. Kahit na magkabaliktad naman doon sa switch, wala namang problema. Yan. Tapos, yung isang linya na yan, okay, dito natin ikakabit yan sa may line 2. Sinundan natin yan, nakakonect yan sa may common ng selector switch. Okay? Diyan natin connect. Yan, nakakonect yan sa line 2. Ngayon, pagka-switch natin yung switch, mag-on na yon. Magkakaroon na siya ng tubig. Yung switch natin. Yan, para magkaroon siya ng water. Okay, kukunik natin. Kung makikita nyo yan may sa water motor, ito na lang yun natitira natin walang linya, di ba? Yan yung water, may nakalagay. Yan, water motor. Okay, yan water motor siya. Isang linya na ito, ikakabit natin sa line 2 para magkaroon siya ng tubig. Okay, itong hinihinang natin ay line 2. Yan yung common nung selector switch. Okay. Yan. May kabit na natin. Okay. Tapos, tetestingin natin yung tubig na yun. Okay. Ganun lang ginawa natin. Simple lang. Tapos, final testing tayo dahil pupunta pa tayo dun sa may tubigan kasi wala naman tayong gripo dito. Okay. Tapos, lalagyan ko lang ito ng mga electrical tape. Titipan lang natin para safe, para diretso na yung ating final testing. Okay, ito na yung final testing natin. Kung mapapansin nyo, meron tayong tubig. Tapos pag inop natin, ay mamatay. Okay? Pagka-inop natin yan, magkakaroon siya. Pero ito, nakawas tayo. Na nakawas tayo. Tapos pagka pinagana natin yung timer ng wash, yan, dapat gagana yan. Yan, okay siya. Yan, okay na tayo sa wash. Pag nilipat natin ito sa drain, kusang mamatay yung ating wash, tapos mag-drain siya. Okay? Yan na, nauubos yung tubig. Yan, nag-drain siyang kusa. Pag pinit natin itong drain timer, yan, gagana na rin siya. Okay? Simpleng tutorial lang to, pero sigurado may napulot kayong idea sa ginawa natin. Yan, mag-drain na rin siya. Okay, thank you po.